Hello mga explorer, I am Shella and I welcome you back to my channel. In this video, I will share to you my adjustment of status biometrics experience. United States as K-1 visa or fiancé visa holder. So ibig sabihin, we need to get married within 90 days. Then after you get married or kinasal kayo, you need to adjust your status. So in our case, we sent our application for adjustment of status March 1. Then on March 4, 2022, that was last month, the USCIS Chicago received our application. Then March 8, we received 3 messages. So magte-text sila to inform you kung na-receive na nila yung application nyo with your case number. So 3 case number yung binigay nila for your permanent resident or your green card. Pangalawa, yung employment authorization nyo para makapagtrabaho kayo. Then pangatlo, yung travel document. So that you can travel outside of the United States. Since nag-text na yung USCIS sa akin, so ibig sabihin may case number na ako. So what I did, I check it through the USCIS online. So it says there, case was received and a receipt notice was sent. So that was March 8. Then March 12, 2022, so I received this 2 notice. So, 2 lang yung na-receive ko. A notice for employment authorization and a notice for travel document. So, wala yung application for permanent resident. So, ang ginawa ko, baka na-late lang. So, I wait for how many days until I receive a notice March 18. So, ang na-receive ko is ganito naman. For biometrics na siya. Kaso lang, kaya siguro hindi ako naka-receive ng mail or notice from the permanent resident kasi mali yung na-encode ng staff ng address namin dito. So, mali yung address na na-encode niya. Good thing na yung biometrics appointment notice ko is na-receive namin with our address kahit mali yung tawag nun, yung tinype ng staff ng USCIS. So, March 18, I received my biometric schedule by mail. Kahit mali yung address namin. Kasi nga, yung taga USPS staff dito is nakilala niya ako. Nakilala niya si Henry. Kaya daw pinalitan yung address ng mail. So, nakalagay dito, please correct address. So, kahit na-receive ko. Then, from our date of application from March 4, then yung biometric schedule ko is April 4 in St. Louis, Missouri, USCIS Field Office. So, ibig sabihin, after 1 month ng application ko, biometrics ko na agad. So, for me, that's a good sign. Kasi yung iba, after 2 months pa nabigyan ng biometrics. So, that was a good sign for me. So, in my case, may 2 notice missing ako. Yung notice for receipt or NOA1 ba tawag doon for my permanent resident or green card. Then, yung pangalawa, yung USCIS account passcode, wala ako noon kasi nga mali yung address na sinulat ng staff ng USCIS. Nagkamali lang sila. So, what I did, nireport ko yun sa website nila na mali yung address na binigay nila or sinulat nila sa application ko. So, maybe I will just share in other video na lang kung may time ako kung paano ko yung ginawa. So, April 2, I received this another notice na it says there na inayos na nila yung address ko. Pero yung inattach nila na notice is same with still my biometric schedule. So, missing pa rin yung 2 notice ko. Kasi yung pinadala nila is still appointment for biometrics, which is meron na ako noon. So ngayon, ang new workout ko is yung paano ko yun makuha yung 2 missing notice ko. So
nitry ko siya sa online, pero ang nakalagay doon, hindi pa ako makapag-request kasi yung application ko is less than 1 month pa. So, after 1 month pa siya, pwede daw mag-request for another notice. So, let's see kung ma-request ko siya, pero isi-share ko pa rin sa inyo paano ko yung ginawa na makuha yung 2 missing copy ko. So, sabi kasi nila, is importante yung USCIS account at yung passcode kasi dun mo makikita yung lahat ng notice mo with your old process for your adjustment of status. Then, if they ask you for an additional documents, dun mo din makikita sa account mo ng USCIS. So, kailangan ko talaga yun. So, I will do my best para makuha ko yun. Biometric ko naman later, so I will inform them na wala akong USCIS account ko. Let's see kung anong sasabihin nila para makuha ko yun, mabigyan nila ako ng passcode, kung ano yung instruction nila. I will update you guys. So later, I will update you guys kung ano yung experience ko sa biometrics. So ang dalang documents ko for biometrics is yung passport ko. Yung minail nila na 2 forms for that one, 2 forms for biometrics. So, the first page nakalagay dun kung saan yung USCIS field office mo at what time. Then, the second page, meron mo i-fill out dito sa baba. Madali lang naman to. So, and since ginamit ko yung apelyado ni Henry, then my passport is still single. So, dinala ko din yung marriage license namin. Yung marriage certificate, marriage license na registered na sa county nyo. Dinala ko yun. Then, mask. Baka kailangan mag-mask. So, guys, if mabigyan kayo ng schedule for biometrics, so, magbigyan kayo ng 2 forms. Ganito siya. It's like this. My ASC appointment notice, yung nakalagay sa taas. Then, di ko na papakita yung baba kasi din yung mga details ko, information ko. So, the second page looks like this. Important changes to biometric service appointment related to COVID-19. Just like that. Like that. Then, dito sa baba, ito daw yung form na dalhin nyo at kailangan nyo i-fill out. So, application information worksheet. First name, middle name, and last name. Then, nandyan yung name nyo before kayo kinasal. Yung first name mo, yung middle name, at saka last name. Then, yung date of birth, month, date, and year. Year. Country of birth, Philippines. Country of citizenship, Filipino. Then, gender, kung male, kung female, or other ba? Anong race? So, Filipino is Asian. Then, eye color. So, anong color ng mga mata nyo? Then, color ng hair, buhok nyo. Then, yung height nyo. In inches or feet or centimeters, then yung kilo nyo, pounds or kilograms. Then, yan. Ayan. Yan, ito daw yung dadalhin nyo. So, nakasulat dito sa first page kung ano yung mga dadalhin nyo for biometrics. First, disappointment notice. So, itong first page na pinadala sa inyo. At saka yung second page na kailangan yung i-fill out. Then, photo identification. So, your biometrics will be collected without identification. So, magdala kayo ng valid government photo. So, in our case, wala pa akong identification na with surname ni Henry. So, I will bring our marriage contract. Update tayo guys. So, sinabi ko nga kanina, may mga forms akong hindi na-receive. So, paalis na sana kami. So, check ko yung mailbox namin. At ito yung na-receive ko. Yung passcode.
ng USCIS account. So, mali talaga siya. So, return to sender. This yellow, it says return to sender. Kasi mali nga yung address na nilagay nila sa mail nila. So, I got it what I need. We're heading to the USCIS. How to say it? St. Louis? Yes. Some say St. Louis. St. Louis. I don't know what's right. Because they told me either way. You can say the word. So, we're heading to the USCIS because I will have my appointment at 2 p.m. So, I will update you later, guys. Ayun, tapos na ako sa biometrics ko. It looks like 3 minutes lang. Si ba? Ang dali. Si hi, Henry. Hi. We did it. So, wala lang. Ginawa nila is, ano, yung finger scanning lang naman, at saka picture, yun lang, at saka sign nyo. Yun lang. So, dumating ako ng 1:45 p.m. So, 15 minutes for before my appointment. So, pumasok ako agad. So, hindi naman pwede papasok sa Henry. So, labas lang siya. Then, pumasok ko dun sa office. So, before sa main talaga na office for scanning, think for biometrics, may security, pinatanggal yun sa akin yung belt and boots. And shoes. Boots. Sabi niya, boots daw. Sabi nung lalaki, yung security. So, ni-ask nila yung appointment ko or passport or green card. Sabi ko, I don't have yet my green card because I'm here for my biometrics for green card. So, alright. So, he asked my passport. So, lang nakita niya from the Philippines, sabi niya, oh, you're from the Philippines. And I said, yes. And she like, oh, sorry. I will not allow you to enter. Then like, parang na-shock ako. Then bigla niya, no, I'm just kidding. Like that. So, yun, pumasok na ako. Doon na ako sa, pumasok na ako sa office, yung hiningi lang sa akin nung staff ng USCIS, yung appointment letter ko, yung 2 pages, dapat na fill up ninyo yung second page. Tapos, hiningi niya sa akin yung passport ko, and binigay ko yung marriage contract ko. So, he told me, ah, you changed your surname. Then, I told him, yes, I changed my surname to my husband's surname. Then, sabi niya, okay, ibalik mo na lang yung marriage contract mo. Ito lang yung passport mo, yung kailangan ko. So, ayun. Tapos, sabi niya, pasok ako dun sa kabilang door. Oh, ayun si Henry. Pumasok ko sa kabilang door. Tapos, pagpasok ko, sabi niya, upo ka muna doon kasi may i-check daw siya. So, ayun. Tapos, kinuha niya una is yung picture. Ang taba-taba ko na talaga doon sa picture na ko. Kasi mataba naman talaga. So, picture. Then, next is yung dito, 4. Din ito. Din yan. Din yan. Din yan. Din yan. So, left and left muna, then right in sa akin. Heading home, guys. Thank you for watching. Bye. Say bye, Henry. Bye, Henry. Say bye. Oh, wait, I'm Henry. Bye.